Ano mang electronic circuit na nagko-convert ng direct current into alternating current ay tinatawag na oscillator. Ang oscillator ay isang amplifier device. But ang kaibahan nito sa ordinaryong amplifier kasi ang ordinaryong amplifier kailangan niya ng external signal or external input para magkaroon ng output. Pero itong ating oscillator, hindi na niya kailangan ng external input dahil gumagamit siya ng positive feedback na nanggagaling doon sa tank circuit. Well, maraming klase ng oscillator. Merong tinatawag na Hartley oscillator, merong Wayne bridge oscillator. Pero itong video na to, tatalakayin ko yung tungkol sa Colpitts oscillator o kung paano gumagana o yung working principle ng isang Colpitts oscillator. Nakatanan nyo ngayon sa inyong screen na yung tinatawag na tank circuit o yung LC circuit. Makita ninyo yung daloy ng kuryente ay nag-oscillate between capacitor and the inductor. Pero after time, magkakaroon niya ng frequency damping o yung unti-unting paghina ng amplitude ng isang frequency. Dahil yan dun sa internal resistance ng ating mga components. Yung frequency na yan, nagtatagal lang yan ng mga nanoseconds lang yan. Tapos yung oscillation na yan, unti-unti mamamatay na yan. Kaya kinakailangan rin gumamit ng active device o yung tinatawag na transistor para magkaroon ng sustained oscillation doon sa ating tank circuit. Ito ngayon yung schematic diagram ng isang Colpitts oscillator. Makita ninyo yung ating tank circuit, meron na siyang kasamang transistor. Kasi ang ating oscillator hindi siya mabubuo pag wala yung ating transistor eh. At hindi rin mabubuo yung ating oscillator pag wala yung tank circuit. Kasi itong transistor, ito yung bumubuhay dito sa ating tank circuit. At itong tank circuit naman, naglalabas naman siya ng signal para buhayin din itong ating transistor. Kumbaga meron silang mutual relationship sa isa't isa eh. Kaya hindi maaring wala yung isa sa kanila. At gagamit ako dito ngayon ng electron flow para ipakita sa inyo yung daloy ng kuryente dito sa ating Colpitts oscillator. Kapag binuksan natin yung switch, bali yung kuryente dadaloy dito. At dahil meron tayong resistor sa ating emitter, unang dadaloy ang kuryente kung saan may pinakamababang resistance. At yun ay sa ating tank circuit. Kaya mag-charge ngayon yung ating mga capacitors. At habang nag-charge yung capacitor number 2, para siyang naglalagay ng negative feedback o parang nire-reverse bias niya yung base ng ating transistor. Kaya mananatiling nakapatay ang ating transistor sa bahaging ito. At magpapatuloy sa pag-charge ang ating capacitor number 2 sa ating inductor papunta sa capacitor number 3. At habang dumadaloy naman ng kuryente dito sa ating inductor, mapapansin ninyo na kino-convert nito ang kuryente sa magnetic field. Ngayon, black na yung tatlong capacitors natin. At yung capacitor 3 nga pala, importanteng meron ito dahil ito yung pumuputol sa daloy ng kuryente between ground and dun sa ating tank circuit. Dahil kung wala ito, hindi magdi-discharge yung ating inductor doon sa ating mga capacitors. At ngayon makikita ninyo nakasabay ng pag-discharge ng ating inductor at capacitor number 1 ay ang pagbukas naman ng ating transistor. At dahil bukas na ang ating transistor, sisimulan na nitong i-discharge ang ating capacitor 3 at 2 sa ating inductor. At magpapatuloy ito hanggang sa mag-switch off ang ating transistor at uulit-ulit ang proseso. At ito na ngayon yung buong proseso ng ating oscillator. Mag-charge yung ating capacitor 1, 2, and 3. Pag nag-block yung ating capacitor 3, magdi-discharge na yung ating inductor at yung ating capacitor number 1 sa ating emitter base ng ating transistor. And then kapag nagkaroon ng daloy ng kuryente sa emitter base ng transistor, magsi-switch on ito at
i-discharge nito yung ating capacitor 3 sa ating inductor papunta sa ating capacitor 2. And then, eventually, magsiswitch off yung ating transistor at uulit-ulit yung proseso. Dadaloy uli yung kuryente sa ating tank circuit. And then, yun. Yun yung buong cycle ng ating oscillator.